Kami po ay almost 5 years na nag-vlog. Kami po ang pioneer ng family mukbang dito sa Pilipinas. Hello family! So ito po kami at sinubukan po namin mag-moto vlog. Kung di nyo na itatanong, first time po namin mag-moto vlog. Siguro ang magiging channel po natin pangalan ay Family Moto. So kapag family mo to, syempre kasama mo ang pamilya mo, so hindi lang pwedeng isang miyembro ng pamilya. So ang aking OBR ngayon ay si Rinsey. Hello. Si Rinsey po yan. Parang podcast pala to, no? Yan po, siya po ang aking OBR, official back ride. At singit-singit tayo rito. Yan, first time po namin na mag-moto vlog. Kung siguro hindi lingit sa kalaman nyo na kami po ay veterano na pagdating sa social media. Kung yun nyo pong itatanong, kami po ay almost 5 years na nag-vlog. Yun nga lang, napalinya kami sa mukbang. Kami po ang pioneer ng family mukbang dito sa Pilipinas. Yan, sino si Richard? Yan, siguro pag narinig yung boses namin, maaalala nyo na rin na, familiar yung boss namin sa inyo. Although hindi nyo pa nakikita yung mukha namin. So ba't ba kami nag-switch sa... Hindi naman nag-switch, kundi gagawa naman ng panibagong channel. Siyempre yung mukbang nandun pa rin. Yung channel natin ng mukbang ng sino si Richard. At ito pong vlog natin ng Family Moto ay panibagong channel po. So bakit ba kami nag-moto vlog? Kasi nga po, isa na rin sa pampatanggal ng yung stress na rin sa'yo. Stress reliever na rin po namin kasi nakakapadod po kami ng nagmo-moto vlog. Talagang sinasabi nila roon sa vlog nila na talagang nag-e-enjoy silang mabuti, tapos at the same time yung stress na mawala. So napatunayan ko naman yun, kaya sabi ko noong nanonood kami, mukhang maganda nga kasi nakakapunta sila sa iba't ibang lugar. Nakikita nila iba't ibang view na magaganda. Tapos at the same time, nag-enjoy talaga pag nagmo-motor, no? Oo, i-try natin. Oo, okay. Kasi kitang-kita mo lahat yung yung buong view, no? Mm-mm. 360, hindi ka tulad sa sasakyan na yung nakulong siya, no? Yung pinaka window lang ang nakikita mong view, no? Ito, kita mo lahat. So ayun, kaya siguro maganda talaga kapag motor yung gamit, no? Tapos ramdam yung ng hangin. Oo, ramdam pa. So sana samahan niyo po kami sa journey namin na ito sa pag-motor o pag-vlog ng moto-vlog. So ito po yung unang, actually hindi pa naman official na pag-vlog natin tong video na to. Kumbaga sa tinesting lang ho namin. Kasi syempre marami pa akong kapalpakan to, katulad nitong GoPro namin. Ito pong communication namin, kung okay ba sa inyo, kung naririnig nyo. O ito pong video natin ay maganda, no? Ayan, hindi pa rin namin alam. Kaya parang kung gaba sa dry run ng ating motovlog. Ito po, hindi pa perfect syempre. Kaya kung mapapanood nyo po yung video po namin, may marami po kami itetesting na angle. Oo, kung okay siya. Lens. Oo. Ito kasi itong angle ng natin? Ano to? 1,030 frames per second, linear. Naka-linear na tayo. So hindi siya wide, no? Mm-mm. So ito yung regular. So malalaman natin. Saan ba tayo pupunta? So pupunta lang muna tayo sa... saan ba tayo? Punta tayo sa lupang binili mo rin, say. Sa Silang. Punta tayo daw, bisitahin natin yung lupang binili. So na-vlog din natin yun, no? Sa ating Sino si Richard channel. So kung may tatanong nyo kung ano tong kinuha natin, ano tong motor na binili natin, yeah, kung mapapansin nyo siguro sa mga Yamaha lovers dyan, alam na kung ano tong motor na to. Bakit ang binili namin na itong Yamaha X-Max 300? Nung unang tingin ko kasi talaga rito, na in love ako, ang ganda niya. At the same time, malaki. Ayos na ayos daw sa height ko. Kasi kung hindi nyo maitatanong, 6'1 po yung height ko. So ito pong motor na to, merong kahabaan, may kalakihan. Pero maganda siya kasi hindi siya ganong kataas. Siguro kaya rin ng mga Pilipino average to
na hike, siguro mga 3-5-4, mula 5-4 siguro kayang-kaya nila to. At the same time, yung technology na andito na eh. Ang ganda ng technology nila. Kung mapapansin nyo, may traction control to, meron namang ABS, front and rear. Meron pa siyang music, no? Sensei? Pwede mo siyang i-connect sa Bluetooth sa cellphone mo. Oo, may Y-Connect. Tapos yan, nakita nyo, naka-navigation tayo, may navigation. Ayan, tapos yung traction control, yung safety nito, yun ang nagustuhan ko pang isa. The same time kami, siyempre, sa kami naman, ano kami eh, introvert kami hong pamilya eh. Nangyayari, eh, lagi po kaming nasa bahay lang. Although, mas marami po kaming dilam na lugar. Lumaki po ang mga anak ko, at kami mag-asawa, malanong mag-asawa kami, hindi kami naglalabas ng bahay. Talagang ang ginagawa namin, noon, trabaho, bahay, ang mga bata, pasok sa eskwela, bahay. Tapos ngayon, mukbang, pag may bibilihin lang na, pag mayroon lang mga ibang bibilihin sa labas, sa palengke, yun lang, wilang rin sa bahay. Homebody po kami lahat. So, kaya, kabaliktaran dito sa motovlog, kasi dito sa motovlog, makakawala kami doon sa apat na sulok ng bahay namin. Na rin, say? Out of the, ano to, comfort zone. Oo, oh, yun, out of. Mm-hmm. Na-discover mo na masarap pala. Oo, no. Bagay pala nung pa natin ginawa, no. Yan ko tutusin, ito pong motor na to, itong scooter na to, under braking pa po. Kasi 300 pa po lang yun na itatakbo nito. So, fresh na fresh. So, hindi naman syempre ako bibili nang hindi ko muna nire-review to. Tinignan ko muna sa, syempre, mga review sa YouTube. Diba? Yung mga, yung mga pangit at mga magaganda dito sa scooter na ito. Eh, hindi eh. Ano eh. Ito nung napatunayan ko nga, nung nabili ko natin ito, binibreakin-breakin natin. So, siguro sa lahat na gustuhan ko sa kanya eh, maliban lang sa suspension sa likuran. Although, nung nabibreakin-breakin na ho namin, lumalambot-lambot na nung una ho kasi matigas talaga. Eh, lagi ho kaming... Oo, ito na ho rin ho ang pinangahatid sundo ko sa anak kong lalaki, so kay Bunso. Kaya na, yung kanyang suspension, nabibreakin na rin, eh lumalambot-lambot na ho. So, ibig sabihin, i-breakin nyo lang ho, ang inyong ano, huwag nyo munang palitan kasi ang ganda. Maganda lahat talaga, no? Mm-mm. Sayang naman. Malambot na ka nararamdaman. Oo, malambot na. Hindi ka talaga dati na talaga matagtagal likod. Mm. So, yan. On the way na po tayo. Nandito na po tayo sa Anabu. Anabu pa rin to, no? Anabu yung... Time check. So, time check. 4:25 PM. Yan, medyo hapon-hapon na, no? Oh, medyo maaraw. Hindi na ganun kainit. Hindi na ganun kainit, ah. Sarap niyang gamitin. Talaga yung ano, yung throttle niya, very responsive. Dito sa ano, konting ano pa lang, ano na kaagad, yung arangkada, matulid kaagad. Throttle niya, ano, very responsive. Ang hindi ko lang nagustuhan dito pa, isang issue nito, nakita niyo speedometer. Tumatakbo na tayo, natin niyo, zero pa rin. Late yung ano niya. Ay, late. Super, oo. So, maliban doon. Ano? Sa ADB, alam ko, gantong issue rin sa ADB. Pero maliban doon, okay lang, okay naman. Okay naman siya. Sa bagay, di mo rin naman titignan niya karate. Hmm. Okay lang na late. Pero overall, ang ganda. Ito, nakita niyo naman, oh. Ano ako, flat-footed ako rito, oh. Ganda ng ano, on the ADB na kanapote, oh. Ayan, oh. Yan, balang araw po kapag gumandaw talaga yung ating ano, family moto, isa sa pangarap ko na yung lahat kami nagmumotor. Si Honeybest, si Rinsey, si Rishan, ako, sabay-sabay kaming apat, no? Kaya pinamagatan na rin namin ho itong ano, family moto yung ating title, yung ating name ng ating motovlog. Kasi balang araw gagawin talaga ho natin yan. Hi ka, hi. Okay.
Ayan, nasa kasalukuyang nasa Silang na ho tayo. Pumasok na ho tayo sa Silang. So nandiyan yung ano, Bisto Mall, All Homes, All Day Supermarket. So dito, welcome na tayo sa Silang, kung saan malamig na po ang simoy na hangin. Ang sarap-sarap. Yun oh. Grabe tong X-Max 300. Sobrang komportable kang ano, no? Nak, no? Oo. Sobrang komportable pong sakyan talaga. Para kang ano, ano, ang lapad. Oo. Ang lapad kasi ng upuan, no? Mm-mm. Sarap-sarap. Very stable talaga yung ano, and, yung ano niya. Oh, grabe oh. Wala kang ka-effort. Hindi ka dito sa may upuan. Yung iba kasi ang upuan nila yung parang madulas. Mm-hmm. Eto parang hindi ka madudulas pag pepreno ka eh. Nakapit na. Oo. Sobrang komportable to guys. Mukha ko sa inyo X-Max po, pwede na. Although, syempre 300cc lang to. So hindi nyo may papasok sa expressway kasi alam naman nating lahat na 400cc ang required sa expressway. So kung ikaw naman yung mga taga-probinsya, so hindi naman masyadong kailangan ng expressway. Tsaka isa pang titignan mo ron, syempre yung presyo eh. So mataas pa rin yung ano, mataas pa rin yung presyo ng 400cc kesa sa 300cc, although medyo high-end. At napoy po kasi yung pinaka-high-end ng Yamaha pagdating sa scooter. So hanggang 300 lang po sila, wala na pong tinaas doon na cc. Kung itatanong nyo sa akin eh, magsisisi ba ako dahil 300cc lang ang binili ko? Definitely hindi po, kasi napaka ano, napakasarap gamitin po itong Yamaha X-Max 300. Ayun oh. Medyo ano na nga lang ho talaga rito pagdating sa Dasma, sobrang traffic na. Ang dami ko kasing ginagawang ano, arsada. Inaayos ho nila yung arsada ron para talaga sa mga susunod na araw ay susunod na ano, na panahon eh talagang maganda na ang daan. So pagtiisan muna natin pagtiisan muna natin ng konti sa panahon ngayon, panandalian lang naman yan. Pag nagawa na lahat yan eh, smooth na naman ang road sa Dasma, Riñas, Cavite. Medyo malapit na rin ho tayo. Ilang kilometers na lang? Ayon sa ating, wala. Ay nawala yung ating navigation. Wait lang, balik ulit natin. Ibabalik natin sa ating navigation. Ilang, ayun, ilang kilometro pa? 11. 11 kilometers pa? Wala dito hanggang Kalugkob. Tapos time check 5:02 ng hapon. Okay po, diretso tayo. Family Moto, what's up? Hey. Ang sarap pala, no? Sarap guys. Kung ako sa inyo, testingin nyo po motor. So kahit anong scooter, kahit anong motor dyan, importante po ha, don't get me wrong. Ang importante po ay yung kompleto po kayo ng protective gear, lalo na yung helmet. Kung kaya nyong mag-invest para roon, eh gawin nyo, kasi doon nakasala yung mga buhay natin. Alam nyo naman, pag nasa labas po tayo, siyempre ng ano, kahit naman sa 4 wheels eh, lalo na po rito sa 2 wheels lang, eh talagang mas delikado. Konting tabig lang sa inyo, babaliktad talaga kayo. Paano pa kung hindi kayo nakasuot ng tamang procedure, tamang protective gear at tamang helmet na naayon, di ba? Eh malilintigan tayo, di ba? Pwede natin ikapahamak po yun, di ba? Ganda niya, no? Wow, oh. Sa lupa natin, oh. Wow. Maglagay natin tayo na balang araw, no? Kubo, no? Doon sa lupang nabili ko ni Rinsey. Diyan na tayo magmumukbang. Diyan tayo magmumukbang. Okay, lapit na tayo. Nakikita ko na yung Chowking at McDo. Ang ganda ang paborito. Paglabas nyo, andyan na ho lahat yung ano, yung mga kailangan nyo, no? Mabilis lang. So, hindi, paglabas mo lang yung mga kailangan mo, makakabili ka na kagad. Pagkain, groceries, di ba? At yun na tayo, guys. May ano, malapit na. Pumasok na tayo. So ito na po, malapit na tayo sa lupa. Saan nga ba yan? Sa Villa Elijah? Villa Elijah. Ito na. Ay,
Lalagpas pa tayo, tagal na kasi natin hindi nakapunti. Pero dito alam ko wala nang available, no? Mm-hmm. Ito po yung entrance. Paano rin say, ayan po. Malalaking kapitbahay. Aliwa, kanan. Mga tulong kanto, sa kaliwa. So ito na po tayo agad, oh. Sobrang lapit. Although ang nakikakabit pa lang kung ano, yan, yung pose ng ilaw, yan pa. Pero kapag develop na raw to, kung talagang super develop na, eh, yung ano na raw, no? Yung Meralco na makakabit, oh. Oo. Ayan po, ang nabiling lupa ni Ate Rinsey. So ayan po, family. Ito po yung nabili ni Rinsey. So ito. Ito po tayo sa silang at lakas-lakas ng hangin, ang lamig po. So 120 square meter lang po ito, no. Ito lang po, malaro rito. Hanggang doon. So kung mapapansin nyo, ginamasan ulit, no, Rinsey. Mm. Yung kanilang ano. So okay rin sila, no. Laging yung maintenance. Yan nandito. So ayan po si Rinsey. Rinsey, hi ka nga. So ito po yung motor natin sa sinasabi sa yung ano, X-Max 300. Tingnan nyo naman ho, forma niyan. Napaka-aggressive. Napakaganda. Yan sana nakikita niya sa ano natin, X. So ito lang po naman yung upgrade natin. Dito nalagyan natin ng ano, ng crash guard. So kahit pa paano, eh maganda naman. Tapos dito kung mapapansin nyo ang ating ano, napakaluwag po ng ano nito, ng compartment. So dalawang helmet po talaga kasi rito. Dalawang helmet na full face. Grabe. Sobrang ganda. Yung ibang mga technicalities na ito, eh, siguro sa YouTube nyo na lang rin panoodin. Napakadami na akong review nito. Ayan guys, pauwi na rin tayo guys. So ayan, pinasya lang natin yung lupa. So maayos naman at nagamasan, no? Malinis yung ano, lupa. Ayan, sana naririnig nyo yung tunog ng ano. Kasi stuck pa ho yung ating ano, yung ating tambucho. Ayan, sana naririnig nyo rin. So uwi na rin po tayo. So hanggang dito na lang po. Tatapusin na po namin yung aming munting vlog. At lagi po natin sanang tatandaan, ride safe, family first.